Makulay ang kwento ng pamilya ng superstar na si Nora Honor mula sa hiwalayan nila na kanyang dating asawa na si Christopher De Leon hanggang sa mga tampuhan nila ng kanyang mga anak ay talagang sinubaybayan ito ng kanyang mga tagahanga. Sino-sino nga ba ang mga anak at apo ni Ate Guy? The Philippine Showbiz List presents mga anak at apo ni superstar Nora Honor. Sino-sino sila? Lot-Lot De Leon. Si Charlotte Jennifer De Leon o Lot-Lot De Leon ay isa sa mga adopted child ni Nora Honor at Christopher De Leon. Ipinanganak siya noong February 16, 1971. Ayon kay Lot-Lot, ay maaga niyang nalaman na ampun siya. Madalas siya daw na marinig noon na ampun siya ni Nora, na utang na loob niya daw ang buhay niya sa kanila ng lola niya. Dagdag pa ni Lot-Lot, ang lola niya ang tumanggap sa kanya at dahilan kung bakit napunta siya sa kanila. Nang magkakilala daw sina Nora at Christopher De Leon, ay inako siya ni Christopher at ginawa siyang De Leon. Si Nora daw ang breadwinner sa pamilya nila at siya ang nagsumikap na iahon lahat ng mahal niya sa buhay. Dagdag pa ni Lot-Lot, may mga bagay na mahirap ipaliwanag pero sa isang parte lang ako sigurado. Mahal ko siya at alam ko mahal niya din ako, kami ng mga kapatid ko. At kahit ano pa sabihin na kung sino, kami ang magkapamilya. Kami ng mga kapatid ko at siya at walang sino man ang makapagbabago doon. Di kalaunan ay nakilala rin ni Lot-Lot ang kanyang mga biological parents na sina former US Navy Donald Olson at Eva Rodriguez. Napangasawa naman ni Lot-Lot ang matinee idol noon na si Ramon Christopher Gutierrez noong March 1989, ngunit sila ay naghiwalay noong 2010. Nagkaroon naman sila ng tatlong anak na babae na sina Janine, Jessica, Maxine at isang lalaki na si Diego. Si Janine o Marie Elizabeth Gutierrez ay isang aktres, host, model, endorser, and social media personality. Ipinanganak siya noong October 2, 1989 at nagsimula ang kanyang karera sa GMA 7. At pagkatapos ng 10 taon bilang talent ng GMA 7, lumipat si Janine at pumirma ng kontrata sa ABS-CBN noong January 2021. Nag-aral si Janine sa St. Paul College, Pasig during sa kanyang elementary at high school years. Nang siya naman ay nagkolehiyo, nag-aral siya sa Ateneo de Manila University sa Loyola Heights, Quezon City, kung saan graduate siya na may degree sa European Studies in International Business. Si Janine din ay napasama sa Q Cinema International Film Festival entry na Babae at Baril, kung saan nanalo siya ng Best Actress Award in the festival's awards night. Pinanganak naman nila Lot-Lot at Monching ang isang beautiful blue-eyed daughter na si Jessica noong April 15, 1992. Sa murang edad, parang isang foreigner si Jessica dahil sa kanyang kapansin-pansing blue eyes at natural brunette hair. Sa kanyang Instagram, makikita na si Jessica ay isang dog lover at pinapakita pa nga nito parati ang mga aso ng kanilang pamilya. Si Jessica ay already taken at dinedate ang Play FM 99.5 DJ na si Jello Andres. Si Maxine ang youngest daughter nila Lot-Lot at Monching. Gaya na kanyang ate na si Janine, si Maxine rin ay napakaganda. Minsan nga tinatawag si Maxine na doppelganger na kanyang ate Janine. Parating makikitang magkasama sina Maxine at Janine sa kanilang mga respective social media accounts. Tinatawag niya si Janine na kanyang ate Bear. Si Maxine ay graduate na ng high school at isa ng college student this year. Si Diego naman ang nag-iisang lalaki ni Ramon Christopher at Lot-Lot De Leon. Si Diego ay pumirma ng 5-year managerial contract sa LVD Management ni Leo Dominguez. 3 taon na ang relasyon ni Diego sa kanyang non-showbiz girlfriend si Bea San Jose. Matet De Leon. Si Maria Nora Ana Teresa Villamayor o mas kilala sa kanyang screen name bilang Matet De Leon ay ipinanganak noong October 4, 1983. Si Matet ay unang lumabas sa pelikulang I Love You Mama, I Love You Papa at noong 1987 ay ginampanan niya ang papel ni Angelita sa pelikulang Batang Kirubin. Isa rin si Matet sa mga pinakasikat na child star noong 1990s at palaging nakukumpara kay Isa Siguera. Ikinasal naman si Matet kay Miki Estrada noong March 20, 2004 at noong July 21, 2021 naman ay muli silang ikinasal sa isang intimate church ceremony para ipagdiwang ang kanilang 18th anniversary. Nagkaroon naman sila ng 3 anak na babae, sila Micaela, Mishka at Mia.
Sa kasamaang palad ay namatayan sila ng anak na lalaki na si Juan Miguel Estrada nang ito pa ay 5 years old. Ayon kay Matet ay mahilig rin si Micaela sa music habang si Mishka naman ay active sa sports sa volleyball at si Mia naman ay sobrang lambing na bata. Sa Instagram post ni Matet noong December 19, 2020, ipinakita niya ang dalawang mensahe na natanggap niya mula sa netizens na tinukoy niyang Noranians. Halata ang pagkadisgusto ni Matet dahil pinuputakti pa rin siya ng batikos ng Noranians na tinawag siyang walang silbing ampon. Sa kasong ito, nag-aalburuto ang Noranians dahil daw sa pagpatol ni Matet sa mga isyong tingin nila ay nakakasira sa kanilang idolo. May isa pang netizen ang nag-akusang tila gusto lamang pagkakwartahan ng mga magkakapatid ng Matet at Lotlot at Ian ang kanilang ina na si Nora. Ang pinag-ugatan nito ay ang hindi pagsipot ni Ian De Leon sa birthday party na inihanda ng inang si Nora. Makahulugan ang sagot ni Matet, may patutsada ito sa panghihimasok ng ibang tao na hindi naman alam ang tunay na nangyayari. Sa sagot ni Matet, iginiit niyang nakikipag-usap sila sa kanilang ina at may pahaging siyang family matter ito. Sana wag makialam ang ibang tao dahil sa kanila lang ito. Kiko De Leon. Si Kix Villamayor o Kiko De Leon ay hindi masyadong nakikita sa mata ng publiko. Ngunit isa rin siyang aktor noon at lumabas sa ilang pelikula tulad ng Takot Ako Eh noong 1987 at Shake, Rattle and Roll 6 noong 1997. May isa naman siyang anak na lalaki na si Arky. Kenneth De Leon. Si Kenneth De Leon o Kenneth Villamayor ay madalas gamitin ang apelyedo ng tunay niyang ina na Villamayor. Isa rin siyang character actor noon. Ngayon ay may asawa na si Kenneth at may isang anak na si Summer. Ian De Leon. Si Christopher Ian Villamayor De Leon o Ian De Leon ay ang nag-iisang biological son ni Nora Honor at Christopher De Leon. Ipinanganak siya noong December 11, 1975. Bata pa lang si Ian ay pinasok na niya ang showbiz. Nakilala siya sa ilang pelikula noong 1980s tulad ng Halimaw, Takot Ako Eh at I Love You Mama, I Love You Papa. Kahit produkto ng isang broken home si Ian, hindi nawala ang respeto at pagmamahal niya sa kanyang ama na si Christopher De Leon. Maliban dito ay si Boyet na rin ang itinuturing na ama ng iba pang adopted children ng superstar. Kahit si Ian lang ang biological son ni na Christopher at Nora, ginagamit din ng adopted children nila ang apelyedong De Leon. Para kay Christopher, malaking honor raw na daladala ng kanyang adopted children ang apelyedong De Leon. At syempre, may kaakibat rin daw itong responsibilidad. Noong 2015, ikwento ni Boyet kung paano nalampasan ni Ian ang isang malaking problema kung saan muntik na itong makulong. Pero dahil sa tulong ng misis ni Boyet at si Sandy Andolong, ay nalagpasan ito ni Ian. Tumaging magbigay ng detalye si Christopher tungkol sa naging problema ni Ian dahil tapos at naayos na raw ito. Pero sabi niya, wala raw itong kinalaman sa droga. Noong July 2015 ay ikinasal si Ian sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Jennifer Orsine. At makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon sila ng anak na si Jaden. Noong December 2021 naman ay nag-aayos na ang mag-inang Nora Honor at Ian De Leon. Pagkatapos magka-problema noong December 11, 2020 sa 45th birthday celebration ni Ian. Hindi natuloy ang pinaplano sa ng reunion nilang mag-iina sa birthday ni Ian noong 2020. Naghanda si Ate Gay ng dinner sa isang restaurant sa Quezon City pero ang anak niya lang si Kenneth ang nakadalo. Hindi tumuloy si Ian at ang iba pang kapatid nang nalaman nilang ipapalabas ito sa YouTube channel ni Ate Gay. At merong isang taong ayaw nilang makasama roon. Ayaw magamit ni Ian sa publicity stunt ng MMFF 2020 movie ng kanyang ina na isa pang bahaghari ang pagkikita nila noon. Nagatampuhan pero mabuti na lang na ayos ito noong December 30, 2021 ng gabi pagkatapos dumalaw ni Ian sa kanyang ina. Surpresa! May pahabol na Christmas party sa tahanan ng superstar na si Nora Honor sa Quezon City noong Sabado ng tanghali, January 8, 2022, nang sinurpresa siya uli ng kanyang mga anak at mga apo. Sobrang saya ng original superstar na magkasamang dumating si Ian at mga kapatid na sina Matet, Kenneth at Kiko De Leon. Kompleto raw sila kasama ang kanilang asawa at mga anak. May komunikasyon naman daw si Ate Gay kina Matet at Kiko at Kenneth. Ang ikinatuwara ng husto ni Ate Gay ay kasama na ngayon si Ian na dumalaw sa kanya. Ngunit may kulang raw si Lotlot De Leon.
Gayunpaman, sobrang saya rin ni Ate Guy dahil nagkakasundo na silang mag-iina. Naroon din ang singer-rapper na si Jen Rendez na napabalita noon na naging karelasyon ni Nora Honor. Masaya raw ang pananghalian nila at ang nakakatuwa pa ay kasundo na rin nila si Jen. Puring-puri raw ni Jen ang mga anak ni Ate Guy na magagalang lahat. Sobrang tuwa ng original superstar, nagpag-games daw siya sa mga apo niyang nag-enjoy sa mga papremyo. Type na type daw kasi ng aktres na Mama Guy ang tawag sa kanya at hindi Lola Guy. Sa isang pahayag ni Ate Guy, sabi niya, "Sobrang saya ko dahil nakasama ko sila. Natutuwa ako, saka sinusunod nila ako dahil lahat sila ang tawag sa akin, Mama Guy." Naitanong rin sa kanya ang tungkol sa hindi pagpunta ni Lot-Lot at ang nasabi lang niya ay, "Bahala na ang nasa itaas." Kaya naman maraming umaasa na sana tuluyan na magkaayos ang kanilang pamilya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!